Hi guys! Welcome to my channel. It's me again, Lala Lulu, ang inyong Lala Lulu na nagfi-feeling vlogger. So, today is Sunday. Isasama ko ulit kayo sa aking orders. Mayroon tayong dalawang orders. At tignan natin kung ano yung mga order at magkano ko na naman ba ito ibinigay. So, sa ating frosting, eto, mayroon tayong combination. Yes, para mas masarap. Combination ng whip it at every week. So, ayan guys, simulan na natin. Pero bago yan, kung di ka na pakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe, click the bell so that you're always updated with our next video. Paki-like na rin po at comment kayo down below. So, ayan, thank you so much sa lahat ng ating mga nagsusuporta dyan. Maraming salamat. At sa mga bagong subscribers, welcome po kayo sa ating channel. Okay, so yan lang. Let's start. So ayan guys, ito yung ating mga cakes. Again, moist chocolate cake with no milk and no eggs. Ayan, ito ice cream. Kain tayo ng ice cream. Yes, it's our filling. Buttercream. Yan ang magiging filling natin sa ating cake. At ito yung mga cupcakes. Ayan. So, dalawang set ng cakes ang gagawin natin for today's video. So, ito yung ano ng unicorn. Sa unicorn. Pininturahan ko lang ng metallic gold. So, ayan. Start na tayo. Siyempre, ang gamit natin ay drum. At ito, maglalagay na tayo ng filling. Again, SMBC ang ating feeling for today's video. So, ganun lang. Lilagyan ko rin ng chocolate chips. Ganun lang ang process. Pakita ko lang sa inyo para naman dun sa hindi pa nakikita ay makita nila kung paano ang pag-assemble ng ating cake. So, this is Sunday's order. Dalawang set. Yung isang set ay merong number cake with cupcakes. At itong inuuna natin, ang size nito ay 7 by 5. So, magkano nga ba ang ganitong cake? Yes. Yan, palagi ang tinatanong, eh, magkano nga ba? So, naglagay ngayon ako ng dalawang barbecue stick. Itatagos natin yan. Of course, pupukpukin natin ang martilyo para tumagos dun sa ating drum. So, ayan, safe na tayo dyan. Hindi na yan matutumba. At maglalagay na tayo ng ating frosting. Ang frosting natin is also a combination of whip it and ever whip. Meron na tayong videos niya ng mga nakaraan pa. So, ang ginagawa ko lang, yung na-whip na nating whip it, na-whip na po ha, mag-whip lang tayo ng ever whip at ipaghahalo natin. Let's say, sa 4 na cups ng whip it, pwede tayong maghalo ng 2 cups ng ever whip. Isigurado lang natin na hindi magiging malambot ang ating frosting. Ganyan lang dapat ang texture niya. Ayan, stable na stable pa. Ang purpose niyan ay para mas sumarap at kung ayaw niyo ng lasa ng whip it lang talaga. So, requested dyan. So, eto, nagkukulay tayo. Kailangan natin ng 3 kulay at magkukulay tayo sa isang bowl lang. So, inuna ko ang kulay pink. Inilagay ko sa piping bag na mayroong piping tip na 2D. So, yon 2D. Pink muna ang inuna ko para less ang hugasan. Isang bowl lang. Tamad ang maghugas. So, ayan, susunod natin ang blue. Yan, konting blue. Ganyan. So, yan, blue na yan. Kasi nga, yung pink ay natanggal na natin. Sinimot natin. So, ganon. So, ayan na, ilagay ulit natin sa ating piping bag. Again, 2D ang ating piping tip. Marami akong piping tip. Chocolate. So, ito na ang susunod ay purple or violet. So, ayan. Pink and blue. Pink and blue. So,
haluhaluin lang natin ang ating frosting. So, ayan na nga, hinaluhalo natin ng maigi at ilagay ulit sa piping bag. So, ready na ang ating pang-pipe. Alam nyo naman, pag unicorn, maraming kulay. Mabuti na nga lang ito at tatlong kulay lang. Diba? O, see? Ayan, papalit-palit ang lola nyo kasi hindi ma-estimate ang space. So, ganon. So, nag-pipe lang tayo dyan ng mga, ayan, anong tawag dito sa pipings na ganito? Rosette! Ayan, rosette, mga ka-cakey. So, yan, rosette ang ating pinipe sa gilid ng ating cake. So, ayan, umaga ko to ginawa, ha? Ang pick-up nito is 11. Ginawa ko siguro mga 8. So, 8 o'clock in the morning. So, may ilang oras pa tayo. And then, ito namang sa ibabaw. So, sa ibabaw naman, ang paglagay ng rosette, pag ganun-ganun lang. Then, ilalagay na natin yung ibang-ibang kulay. Isiset lang natin kung saan sila dapat ilagay. Of course, inuna natin gawin ang fondant toppers. Diba? Yung unicorn is, yung horn niya ay fondant. At saka yung tenga niya. At ito nga yung kasama sa set, gagawa tayo ng number cake or pull apart na cupcakes number 5. Yes, ganyan, number 5, nakagamit tayo dito ng 11 pieces of cupcakes. Ayan, 11 pieces of cupcakes ang ginamit natin dito. Kasama ito sa set na in-order ni client. First timer ang order ni client at Diyos ko, Lord, medyo nagkamali ang lola mo dito. So, eto na. Ayan. So, inuhulma ko muna ang number 5 para yung spacing niya. At saka ko siya dinidikit ng glue gun. Glue gun kasi minsan natatanggal yung tape kasi kung oily na ba. Okay lang naman yung kasi makapal yung ating liner. Pag tinanggal mo siya, pag tinanggal na ng mga kakain yan. Matatanggal lang yung first layer ng lining natin, yung parang foil. Pero hindi maapektuhan yung ating cupcake. So, safe naman siya. And then, inuna ko nga ang purple ilagay. Ayan. Para set rosette na. And then, pink. So, ito na nga, mga ka-cakey. So, ayan nga, set yan. Ah, diba sinabi ko na 1/8 dapat ang isang set ng cake with cupcakes na 12. Pero itong nangyari ngayon, itong with number cake, with number pull apart cupcakes pa, hindi cake ha, pull apart lang naman. Ang naibigay ko lang sa kanya ng 1/8. Ayun na nga. 1/8 na ang set. Pero I think okay lang. Okay lang naman. Kasi nga may mga adjust-adjust na lang tayo doon sa prices natin, di ba? May nag-comment nga sa inyo na, ay, ako ma'am, 1,100 lang. Ay, ako ma'am, 1,200 lang. But it's okay. Depende sa inyong mga market. So, ito na yung finished product. At maglalagay na tayo ng decorations dyan na photo print. So, ayan, sa pagbibigay ng price. So, ito yung set. Sa pagbibigay ng price is nakadepende din sa market nyo. Eh, kung 1,200 ito, hindi naman kakagatin. Eh, wala din. So, ayan ang cute ng ating horn. So, ganun na nga. At nag-message dito si client after nito is nagustuhan niya. Of course, hindi niya magugustuhan. It's only 1/8 chocolate. So, 1/8 po itong set. Okay siya. 1/8 siya. Bali, ang nangyari dyan, double recipe. So, ito na yung pangalawa nating cake, which is Hot Wheels. Okay. Ito naman na ating pangalawang cake. Story time tayo ngayon mga cakey. Ito ay size 8x5. Alam nyo ba na itong si client ko ay napakatagal ko na palang client. 2015 at hinahanap niya talaga ako. Napunta siya sa gift cake ng aking anak. Pero hindi daw ako yon. So pinaghanap niya at iyon nga sinabi ng anak ko na ito ang i-message niyo. O diba? So, nahanap niya ako at alam niyo ba kung taga saan ito, mga ka-cakey. Ito ay from QC. So, ayan, QC. Ang bigay ko dito is 1/8. OMG, QC. Alam, ang tagal makarating dyan. Mga 1.5 hours kasi katipunan pa siya. Eh, from Malate kami.
hindi ko naman in-expect na, syempre kalimutan ko ako pa ba? Nakalimutan ko na itong dating kong client na malayo pala. So, ayun, nagbayad siya ng almost 400 sa Grab or sa Lalamu. Tapos 1.8 po ang kanyang cake. Pero okay lang daw, nag-message naman siya na talagang like niya ang aking cake. O, diba? Ang sarap sa pakiramdam. So, ayun na nga. Ito na yung finished product. Ayan, merong fondant details at kasama na yung cupcakes. So, 8x5 naman siya. Malaki naman siya, guys. So, ayan na nga. Tapos na tayo. So, thank you so much, guys. Yung sinasabi ko dyan ay ewan ko kung ano. So, ito yung finished product. Yan ang sinasabi ko dyan. Sure ako. Minute ko kasi medyo maingay ang mga baguettes. So, ayan na. 1.8 ang bigay natin dito. At 1.8 dun sa kabila. But, it's okay. I hope I am fair. I am fair naman. Fair naman talaga. Na ano lang, sige na nga, wag na mag-explain ang lola mo. So, thank you so much guys sa panunood at ito yun. Tuwang-tuwa ang lola nyo kaya napa-TikTok na naman. OMG. Katayo daw ay alipin ng salapi because of money, money. Nga mga ka-Cakey, thank you so much. Oh, halata namang talagang tuwang-tuwa ang lola nyo. Maraming salamat!